last one. What's up mga kabrog? So nandito tayo ngayon sa ano El Corso. Kasama natin si Luro Cordoba. Ha, Oro. Oh, El Corso. El Corso. Oh, all right. So, what's up mga kabrog? So ngayon nandito tayo sa Roro Cordoba. Ayan, nakita niyo yung maganda kasi dito eh. Pwede tayo mamasyal dito mga kabrogs. Ayan. So ngayon kasama natin si Master Nicodemo. Ito yung motor niya na Kawasaki Kawasaki Ninja ZX25R. So ito yung motor niya. So ngayon mga kabrogs, matatanong tayo kung ano yung specs ng motor nito. Kasi unang tingin ko pa lang nitong motor na to mga kabrogs, kasi akala ko big bike eh. So ngayon natin malalaman kung ano talaga tong motor na to, ano yung specs niya, ilan yung cc ng motor nito. Ito yung itatanong natin ni Master Nicodemo. So stay put lang kayo dyan mga kabrogs. Alright. Okay guys, ngayon ay topic natin is yung specs ng ZX25R natin. So unahin natin yung sa makina niya. Yung makina niya is 250cc lang, inline 4. Dahil inline 4 is apat yung cylinder niya, dito sa ilalim makikita niyo is apat yung tambutso, yung headers ng tambutso niya. Then yung mga specs nito is pang race ready na specs, yung pang ready pang race track. So yung mga specs niya is isa-isahin natin. So una, yung quick shifter. Yung quick shifter na is dalawa, up shift at saka down shift. So kung down shift naman, yan yung auto blipper pero under pa rin niya sa quick shifter. Tapos yung traction control. Ang traction control niya is level 3. I mean tatlong level. Level 1, level 2, level 3, at saka pwede mo rin i-off. Then yung ABS, dual ABS, front and rear. And then yung power mode, makikita natin dito sa display yung power mode niya. Currently naka power low. Kung power low lang itong power low, meaning ito percent lang ng makina yung gagamitin niya. 80% lang ng buong katayuhan ng makina natin. So kapag naka power high yan, meaning para 100% niya gagamitin. Tapos itong traction control na naka level 3 tayo ngayon. And then ang special itong motor na to is yung RPM niya, napakataas ng red line. Pagkikita niya is 20,000, pero ang maximum na kaya nito motor is 17,500 RPM. So sa ngayon yung wala kang motor na makikita na ganyan ka-taas yung RPM niya. Kaya tinaguran itong Kawasaki na the screamer. Kasi humingi yan talaga. So yung quick shifter natin guys is pwede nating i-turn off. So ito yan. Currently naka-turn on yung quick shifter natin dahil itong KQS. May word na abbreviation niya KQS. Yan, so pag i-off natin yung KQS, ito lang select button or itong cell. Long press natin about 2 to 3 seconds. So long press. Okay, long press natin na. Okay, go. 1, 2, ayun, nawawala. So pag i-turn on natin, ganun din gagawin natin. I-long press lang natin yung select button about 2 to 3 seconds. So i-turn on natin ulit. 3, 2, alright. Okay. So yun yung para sa kick shifter. Okay. So, ano yung start? Restart. Kill switch. Yeah. Na on ba yun? Steady on. Nasaan siya? Inig anak ni mo. Mabalik siya. Balik siya. Okay. Ito yung side switch. Side switch. Ano ang side? Ang signal light, ito na yung mga control niya. Control sa display. Hawan nilo na pass light. Pass light. Okay guys, so para sa akin lang ang disadvantage ng motor na to is yung bigat niya. Mas a beginner, napakabigat talaga. So, pero parang siya sa kung gusto mong mag big bike, dito yung unahin mo. Pang beginner kasi to, pero bigat talaga.
Tapos yung init na makina, pag nag-short ka sa tahali, maramdaman mo talaga dito siya bubuga. Pero manageable naman yung init niya, pero pag di ka nasanay, talaga magugulat ka. Yun, ayun yung disadvantage. Yun yung disadvantage. Pero yung advantage, master? Yung advantage niya is yung, siyempre, sa tunog. Ganda nga ng tunog eh. At saka, yung sa handling niya. Ayos. Napaka-stable kahit high speed. Kasi pang race track, kasi itong motor na to. And then, yung mga specs, napaka-daming advantages. No? And then, siyempre, yung inline 4. Inline 4. Kahit 250cc lang siya. Although disadvantage niya is yung displacement 250cc pero inline 4. So parang disadvantage na rin yung inline 4. Oh, kasi kala ko nga big bike eh, 4 cylinder eh. Oo. Tapos ano, pag dala mo tong motor na to, pag gagala ka talagang marami magtatanong sa iyo kung ilang cc yan. So yan yung advantage mo. Marami kang at saka head turner din to. Head. Oh. Napakaraming lumilingon. Yun lang. Advantage. Yun lang yung advantage. Yun lang yung advantage mga kabrogs, no? So ito, test ride na natin mga kabrogs. Wow, sarap ng tunog. Wow, sarap. Alright. Sarap ng tunog. Kaya nga yung tunog niya mga kabrogs, parang big bike. Kaya nga nagtataka ka, kala mo nga big bike eh, 250cc lang pala to. Sarap. Sarap talaga. Galing. Ayos na ayos. Galing, the best. Sobrang sarap pre. Woo! Ayos. Ang sarap dalhin mga kabrogs. Woo! Alright. Ang ganda nga mga kabrogs. Woo! Ayan. Ayos na ayos. Di mo nga akalain na ano lang pala to eh. 250cc. Ganda. Mag sound check tayo mga kabrogs. Alright, sound check. Oh, di pa nga full rev yun ha. Sarap sa tenga mga kabrogs, nakakabingi. Alright. Ayan. Alright. So yun lang, maraming salamat sa inyong panonood, no? So huwag niyong kalimutan mga kabrogs, mag-like sa ating page, no? Jbrogs Motovlog, at ating sa face, sa ating YouTube channel naman, yung Jbrogs Motovlog, pati rin kay Master Nicodemo, no? Bisitahin niyo rin yung page niya at saka yung YouTube channel niya mga kabrogs. Like and subscribe. So maraming salamat. Alright, bye-bye sa inyong lahat. Alright.
Thank you.